tungkol sa ika-apat na beses po na pagkawala ng dapat sana'y magiging supling ni na Senator Chisa Escudero at Heart Evangelista. Nakunong isang araw, in-announce na talaga na magkakaroon na ng Hello, Love again! At saka nakakatuwa yung kwento na si Alden ay talagang welcome na sa pamilya Bernardo. Uyan. Chicas, syempre, magkakasama na naman po tayo. At ang sabi po nila, ang mundo raw po na walang musika ay malungkot na mundo. At syempre, kapag wala namang mga kwento at balitang artista, ang mga Marites malulungkot. Tama, Romel Chica? Tama, kaya hindi namin hahayaang malungkot kayo. Yes! At ano ba kaya masasabi ni Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot? Syempre, umulan mga uminit ng dito lang kami magbigay sa inyo ng mga showbiz intriga, showbiz balita at mga opinion. Yun! Tama yun. At ang lahat po ng mga kwentong artista na pabulong na pinag-uusapan, yung iba naman ay pasigaw. Siyempre, dito po yan. Matutunghayan nyo po, siyempre, pa sa aming tatlo dito sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Now! Alam mo, natutuwa ako para sa iyo. Di ba nakakatuwa? Yung mga sinasabi niya, nagiging ano na ngayon, paksa sa iba't ibang lugar. Pinag-uusapan. Pinag-uusapan. Ikaw talaga. Wala tayong magagawa, nauuna ka eh. Ay, alam mo, yung mga kwento, nagva-viral ka. Ay, hindi naman natin close yan. Ay! Hindi naman close. Okay, mga kachika, maraming salamat po sa inyong malayuan at malapitang suporta. Kayo po ang dahilan ba't kami narito. Siyempre, ang atin pong tatalakayin ay ang pinagpipistahan ng publiko ngayon tungkol sa ika-apat na beses po na pagkawala ng dapat sana'y magiging supling ni na Senator Chisa Escudero at Heart Evangelista. Ano sa palagay mo ang nararamdaman ni Heart ngayon? Gano'n siya kalungkot bilang isang babae? Naku, bilang isang babae, kahit hindi siya si Heart Evangelista, pagkaraniwang babae na laging nawawalan ng anak, napakasakit. Lalo na ito, yung isang beses lang nga, hindi mo na maalam ang kalungkutan mo kung saan mo dadalhin. Yung and umapat pa. Umapat pa. Pero ang lakas din ni Heart Evangelista. Matibay siya. Matibay siya. Ikaw ba, Rikutot, ano sa palagay mo ang emosyon ni Heart ngayon? Ay, alam mo, ito si Heart, hindi lang siya nagkaroon ng emotion. Napipikon din siya sa mga puna ng mga tao. Oo, sukat ba naman may nagsabi na, kaya ka lang naman maganda, wala kang anak eh. Oo. Bakit? At saka, dapat po, mga kachika, alam natin na ang barometro po ng kaligayahan ay hindi kasikatan lang, hindi salapi. Ang pangarap po pagkatapos ng kasal ay ang pagkakaroon na po ng anak. Totoo. Diba? Yan yun. Kaya napakasakit po para kay Heart Evangelista, sabi mo nga kanina, yung isa nga lang sapat na para ikalungkot niya, yung pa kayang umapat pa na pagkakataon, so, diba? Kaya napakasakit nun para kay Heart. Hindi po ito dapat na ginagawang produkto ng pambabash. Mm-hmm. Hindi dapat minamaliit at pinagsasalita ng masakit si Heart Evangelista. Napakasakit yung di ka magkaanak ka. Correct. At saka nga dapat, nung minsan malaman natin ito, huwag nang paulit-ulitin pa. Mm-hmm. Dahil lalong habang inuulit at nababasa niya ito at naririn niya, lalong umiinit, lalong nalulungkot siya, lalong siya nasasaktan. Alam niyo po mga kachika at Romel at Wendell, meron akong kaibigan, anak-anakan, na nasa San Diego, California. Mm-hmm. Oh. 7 taon na silang mag-asawa. Wala namang mawawala, sabi ng mga kaibigan nila. Bumili kayo ng bun na sa mga Chinese kasi, di ba? Oo, may mga gano'n. May statue. Bumili kayo ng buntis na ano nga yun, yung pinaka lagi nilang iniipon. Mga ganyan. Yung mataba. Yung mataba yung siya. Yung Buddha. Ayan. Wala namang mawawala, sabi nila. Bumili kayo ng Buddha na buntis. Binili nga nila. Alam mo, pagkatapos lang na 1 taon, nanganak yung anakang ko, kambal. Tignan. At meron po tayong SNNer, hindi na namin babanggitin ang kanyang pangalan. 4 na taon na rin po silang hindi nakakaanak ng kanyang husband. Mm. Natumbok nila yung doktor na ang espesyalisasyon ay yun dito sa pagkakaroon ng anak. Magaling yung doktor. Ay, oo. Ngayon,
nagdadalang tao na siya. Oh, ang galing. Diba? Yung alam mo dapat kay Heart, pumunta siya ng Ubando. Sasayaw. Sasayaw sa doon. Hindi sa alam mo, wala naman siya, kasing diba? Masama kung maniniwala tayo. Oh. Eh, yun ang Buddha na buntis. Oh, nagkataon lang ba yun? O sadyang nagkaroon ng milagro dahil doon sa Budang buntis? Oh, pero ang pinakatotoo, in God's time. Ayun. Yeah. Diba? Kapag talaga pong ibinigay na sa atin ng Panginoon, wala nang makahaharang, wala nang makakapamilit pa. Mm. In God's time. Mm. Yun naman talaga. Kaya yun naman ang pananaw din ni Heart Evangelista na yung mawalan man siya ng pang-ika-apat, alam niya darating din ang ikalima na ito na ang magiging supling nila ni Senator. Kaya lamang po, hindi ba sabi nga natin, ipagdarasal tayo ng ating mga kababayan, pero dapat tulungan din natin ang ating sarili, di ba? Tulungan din natin ang ating sarili para matupad ang ating pangarap. Ang sinasabi ng ating mga kababayan, tigilan mo na kasi Heart ang pagpunta-punta sa mga fashion week. Sa rampa. At magrampa ka na magrampa sa Europa na ang suot mo ay pagkatataas ng takong na stiletto. Sobra. Di ba? Totoo naman yun eh. Di ba ibang babae, pag talaga magkaanak, nagbe-bedrest pa. Ay, totoo. Ay, oh. Wala talagang ginagawa kundi nasa kahiga lang na nakahiga. Tinutulungan ng sarili. Mm-hmm. Kaya, what do you want to tell Heart para matuloy na ang pagdadalang tao niya? I will tell her that do not be go to the... Do not be go to? But may be pa. Please don't attend. Don't please attend to the fashion week at the Italy. At because, the Italy, yeah. Because that is very crucial for your pregnancy. For your pregnant lang dapat eh. What about the stiletto shoes? I don't wear the 6 inches or the 5 inches shoes. You just wear only flat shoes. Hindi ko maintindihan. Parang Chinese. Ano yan? Siyempre, hindi naman siya rumarampa na naka-flat shoes. So please. Please don't wear 6 inches or 5 inches sandals or shoes. You just wear only flat shoes. Sandals pala yung sinasa. Ano? Flat shoes. May rumarampa sa fashion week na pormang-porma tapos naka-flat shoes. Ano ka ba? May nakita ako nagrampa sa ano. Nakatapak. Oo. Depende yun. Depende. Kasi hindi bagay sa kanya yung shoes niya, hindi bagay sa damit niya. Mm. Kaya sabi niya, ako wala akong dapat gawin kundi magyapak na naman. Depende yun. Sa himno, sa team. Yun. Si Heart, pagtatapakin mo, pormadong-pormado mula ulo hanggang paa. At saka diba, kaya nga siya pasadyang halos lahat ng sapatos niya kasi nga gusto niyang mahilera sa ihapay. Ihapay ka man lang kahit konti. Yung patangkaran niya. Tsaka, kasi maliit siya. Wala na namang dapat pang patunayan si Heart Evangelista pagdating sa Fashion Week, di ba? Yung pagrampa-rampa, buong mundo humahanga sa kanya. Yes. Pero hindi po mayroon pang iba na ganyan na, di ba yung simple parang gusto mo manatili ang kasiksihan mo. Iniipit mo yung yan mo, di ba? Paano iniipit? Yung, di ba, yung mga... Tinatalian ng lampi. Tinatalian ng ano, di ba? Di ba yung may mga... May girdle. Di ba, talagang sofa. Ganon sila, tapos tinatalian dito. Pero hindi naman gustong magdalang tao yung mga sinasabi mo, mga modelo yun. Ay, teka, naporget mo. What do you want to tell Senator Jesus Cudero? Ay, to Senator Jesus Cudero, you just tell your wife that do not go... If you want a baby, do not go to the Italy. To attend the fashion week or whatever event there in Italy. So just, if you want a baby, you just go there in your place at the... What part of the place? Bicol region. Para makapag-relax siya. Or at the Sorsogon. Tell her to Heart Evangelista, just relax. We will make a baby here. Pero sabi just relax, we will make a baby here. Pero di ba sabi naman ni Heart na decidido na siya ngayon na magbabawas na siya ng trabaho. Yun ang pinakamaganda. Alam niya, na-realize niya na kailangan din niyang tulungan ng kanyang sarili. Dapat talaga marami tayong isasakrifisyo kapag meron tayong pinapangarap. Ay totoo. Mabailing dapat ginagawa. Tinutulungan natin sa hindi. Kasi di ba nalungkot na sa itong huling ano niya, di ba dapat na dapat Francisco do yung pangalan doon ng baby niya. Francis. Oo, kasi
lang na ano eh, nawala. Kaya, hindi pa panahon. Siguro. Pero sigurado pareho naman silang capable na makapag-anak, di ba? Wala naman pong merong kulang sa kanilang dalawa. Kaya ibig sabihin, hintayin lang natin yung tamang panahon in God's time. Pero pakiusap po sa mga bashers, huwag na po natin dagdagan pa ang kanyang emosyon ngayon. Habang binabash nyo siya, napipikon siya, at parang humihina din yung tiwala niya sa kanyang sarili. Oo, napipressure diba? Pa siya lang. Kawawa naman. Okay. Hindi po yan ipinambabash. Ang pagkakaroon po ng anak ay wish o hiling ng bawat babaeng kasal na. Mm-hmm. At imbes na ibas natin siya, tulungan natin siyang ipagdasal para makabuo na talaga totoo sila. Yan, So what is the best way for heart to do? You just relax and go to your place, to the province. Ganon. So that if you want a baby, you just relax. Never mind about the buzzer. You just go on what you want. Diba? Ang ibig ko sabihin, yun naman ang kay Wendell. Ang ibig ko sabihin, you just go to your place and relax. Yan. Totoo naman po yung sinabi ni Wendell, chillax tayo. Yes. Yung gustong magdalang tao talaga, tulungan yan eh, diba? Mm. Hindi po pwedeng ibang tao ang tutulong sa atin. Totoo. Tayo muna sa ating sarili. Kaya isang araw, makikita na lang natin, nagdadalang tao na. Yes! Yan ang pinakamagandang Escudero. Yes! Diba? Kumpleto na ang kanilang pamilya. Yun ang makakakumpleto sa kaligayahan ng pamilya. Mm, ang pagkakaroon ng mga supling. Yung palang unang nawala, kambal pa. Ay, oo nga. Sayang. Napakaganda pa naman ang kanilang lahi. Diba? Ay, oo. Dapat ipakalat yan. Correct. Diba? Basta isipin na lang natin, lahat ng nangyayari ay may, meron ding tugon. Sa pagdating ng panahon. Correct. Kapag niloob na ng Diyos. Yes. Yun ang tugon. Wait lang po tayo. Si heart, nalulungkot, emosyonal. Kailangan niya ng isang pampaganang kanta para makalimot siya pansamantala. Ay. Ano ba ang kakantahin mo? Ay, hindi ba pwedeng kakantahan natin siya ng yung total naghahanap naman siya ng baby, di ba? Gusto niyang magkaroon ng baby. Gusto magkaroon siya ng baby. Kakantahan na lang natin siya ng yung Ugoy ng Duyan. Lucio San Pedro, napakagaling na kompositor ng maraming awiting Pilipino na talaga namang walang kamatayan. Ang ganda. Naiiyak ako pagka naririnig ko yan. Lalo pang si Dulce ang kumakanta. Yung Kulidesma, di ba? Correct. Napakaganda. Galing talaga. Si Lara Maigi. Ay, magaling. Ang galing-galing ni Lara Maigi. Sige, paano ang unang-unang linya ng Ugoy ng Duyan? Pangarap po ito ng bawat anak at ng bawat ina. Okay. Sana'y di magiging natin. Anak, alam mo maganda yung kanta pero anak, nalungkot yung kanta. Lucio San Pedro, kagalang-galang at respetadong kompositor ang nag-ano nito, nag-compose. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal. Naku, itigil na natin sa unang stanza pa lang. Ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Ano ba'y kwento na ito? Mahal na mahal ng ano? Sobra pong pagmamahal ng ina sa kanyang anak. At binabalik tanaw ng anak yung panahon na mula sa kuna, sa duyan, nanay na ang kumakanta at nag-aalaga sa kanya. Sana'y huwag mawala. Sobra talaga. Tapos yung chorus niya na maganda. Sa aking pagtulong na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin, sa piling ni nanay, langit ay buhay, puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Nay! Sana'y di magmaliw ang dati kung araw. Talaga lalo na pag wala na yung mga ina natin. Diyos ko, matindi po ang kanta na yan. At dito, ang luha ay mapapawi at magkakaroon tayo ng halakhakan. Kaligayahan. Yes. Go, Romel. Ako, eto na. Nakunong isang araw, in-announce na talaga na magkakaroon na ng Hello, Love Again. Ito po yung
ng matagal nang hinihiling ng mga taganga ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Of course, noong 2019, blockbuster po ang Hello Love Goodbye. At ngayon, ang hinihiling nila, sequel ng pelikula na kukunan sa Canada. Wala na pong problema. Nagpahayag na ang Star Cinema at ang GMA Films. Tuloy na ang Hello Love Again! Ano sa palagay mo ang magiging takbo ng kwento na to? Ay, nako, siguro ito yun. Love story ito siguro yun. Hindi, horror ito. Action to. Oo, sa palagay mo. Ikaw talaga? Ano pa? Sci-fi ito. Sci-fi ang tema nito. Ito siguro yung mga kwento na pagmamahalan ng dalawang tao. Siyempre, si Ethan at si Joy. Alam niyo po, yung pinakita nga doon sa last frame ng Hello, Love, Goodbye, tinitingnan ni ano yung schedule ng flight going to Canada. Karaniwan, noon pa man, ang laging pathway ng ating mga kababayan para makarating sa Canada, Hong Kong. Ay, yung talagang first step, no? Tsaka Saudi Arabia. Oo, para makalabas ka talaga ng Pilipinas. Para makarating ka doon. Kaya ito, gumamit pa sila ng chroma ng Alberta, Canada na napakaganda. Grabe. Ano sa palagay mo ang mangyayari dito sa November 13 ngayong year na ito sa pagpapalabas ng Hello Love Again? Yun na nga ang ano ko, sabi ko bakit parang mas maaga ata ipapalabas. Hindi kasama sa MMFF. Oo, sa Metro Manila Film Festival. Hindi. Sa bagay, ganun naman kasi ang mga style, di ba, na ano nyo, bago mag Metro Manila Film Either Festival. Either mauna or mahuli. Mayroon talagang magagandang pelikula na ipapalabas. Paghahanda sa Metro Manila Film Fest. Meron mga pang MMFF, meron namang siguro a week or two before MMFF. At meron din namang hindi sumasali kasi maganda yung playdate na unang linggo ng bawat taon. Yun. Swerte yun. At saka naniniwala sila dito kahit hindi mo ilagay ito sa ganun sa Metro Manila Film Fest, tatabo na, ito. Mahal na araw. kahit pa November 1 ipalabas itong Hello Love Again, hindi po yan question. Siguradong tatabo ito at nagbubunyi na po ngayon ang mga Kathden supporters. Ay, oo. At saka napansin niyo yung kwentong ito, di ba? Walang nagsasalita sa dalawang kapo. Bigla na lang lumabas, isang araw may pahimakas. Eto na, in-announce na. Oo. At saka nakakatuwa yung kwento na si Alden ay talagang welcome na sa pamilya Bernardo. Ayan naman, ang masayang balita. Kailan lang, di ba? Nandun siya sa pamilya Bernardo dahil merong despedida. Aalis ang bayawang kapatid. Di ba? Ang kapatid at ang kanya hipag. Aba, ang Alden Richards talagang nandun, naka-shorts lang. Tapos yung pamosong chinelas na napansin ng publiko na lahat po nang pumapasok sa bahay ni na Catherine Bernardo ay merong chinelas na nakalaan, yun ang gagamitin sa loob. Sa loob. Kalinis ng bahay. Meron na namang nambabash. Akala mo kayo kung sino na hindi po pwede magpasok ng sapatos at chinelas sa bahay nyo. Bakit? Ano ba yung bahay nyo? Ay. Alam nyo po, marami na pong gumagawa ng ganyan. Kahit si... Si Jinky Pacquiao. Yes! At saka si Manny Pacquiao. Meron ding mga terno-ternong chinelas doon na pag-iingat yun eh. Correct. Pag-iingat yun, lalo na nagkaroon po ng COVID. Pag-iingat po yun, wag natin masamain. Pero ang napakaganda, ando na si Alden sa lahat ng okasyon ng mga Bernardo. Ay, oo naman. Totoo talaga yung sinabi natin na welcome talaga siya sa totoo bahay. Totoo yan. At napaka-relax, naka-shorts na siya, chinelas, di ba? Alam mo yun? Parang relax na relax. Hindi yung tinatawag natin na, di ba, sabi nila eh, kapag ka daw nanliligaw, eh talagang best foot forward. Hindi eh. Kung ano ang kanyang itsura, ang gusto niyang maging itsura, kasama si Catherine at ang buong pamilya. Yun siya. Dapat ganun. Diba? Ipakita mo na hindi mo kailangan mag-ayos, pagandaan yung mga bagay-bagay. Pag gusto mo yung tao, hindi mo kailangan pumorma. Walang best foot forward. Magkakakilanlan din naman kayo eh. Eh yung inaabot na ng mahigit na isang dekada, nagkakilanlanan pa. Sana o eh. Wala. Hiwala yan. Nakakasad. Kaya ang Hello Love Again, ayan po, nagbubunyi na ang ating mga kababayan. At ngayon pa lamang po, ang mga international theater owners nakikiusap na kumpletohin talaga ang pagpapalabas ng pelikulang ito sa kanika nilang bansa. What? At ang mga kababayan natin sa Canada, lalo na si Rhea Reyes, lahat sila humihiling sana raw po paunti-unti sa Winnipeg, sa Saskatoon, diba? Sa Calgary, sa Edmonton,
sa Red Deer. Sana daw po unti-unting kunan din yung mga lugar na ito ni na Catherine at Alden. Ay, abangan po natin yan. Siyempre, ipipicture nila dyan yung mga pinapasyala at mga ay, sikat ang Banff at saka Lake Louise. Ang Alberta po, mga kachika, mapalad po ako dahil nakita ko ang kagandahan po ng Alberta, Canada. Para po bang postcard yung pong nakagapang na bundok? Wala. Eh, winter pa nun. Siyempre, kitang-kita mo yung Alps, mm-hmm. diba? Yung yelo. Mm-hmm. Naku, napakaganda po ng Canada sa totoo lang. Kaya yun ang napili nilang lugar para sa Hello Love Again. Malamig ba itong lugar na ito? Ha? Malamig hindi, ba? Ang init-init doon. Napaka-init doon, Wendell. Ano sa palagay mo? May winter eh. Diba? Hindi kasi diba sabi nila mayroon naman talagang lugar sa Canada na kuminsan talaga mainit. Pero doon sa lugar yung hindi umiinit. Yung ba itong Albert? Walang mainit na lugar sa Canada. Kapag sinabi mong may snow, natural, malamig yan. Ang sinasabi mo dito sa Saudi Arabia, di ba? Diyan yung mainit. Oo. Pero tanong mo pa ba uli kung mainit sa Canada? Pero tanda na, pag umuulan ng yelo, mas malamig yung tagtunaw kaysa yung mismo. Totoo-totoo yan. At saka iba ang climate change ngayon. Kina Juris Doctor Channel, almost summer na, spring na doon ang UK. Alam mo ba na may mga hudyat pa ng matinding kalamidad, thunderstorm. Kaya sila ay pinag-i-stay lang sa bahay at pinalilikas yung iba at yung iba sa basement. Grabe. Ganyan po katindi ang climate change, di ba? Eh dito nga sa atin, umuulan na ng matindi, nagyayelo pa. Mainit diba? Pa rin. Napakainit pa rin. Ano naman ang kanta para kina Kat Den? Napakaganda nito. Tuloy na po. Wala nang makapipigil pa. Directed by Kathy Garcia Sampana. Okay, ano ang kanta para kina Alden at Catherine? Parang maganda siguro itong kanta sa kanila. Ano yan? Ano? Ano yung kanta na yan? Dali, ano title? Ano title niyan? Yung nagamit na ito sa isang pelikula. Nino. Ni Pilo Pascual. At ni Claudine Barreto. The Gift. Okay. The Gift. Oh, ayan. When... winter snow, ganon. Ha, winter snow, ganon. Sige. Oh, sige. Winter snow is falling down. Children laughing all around. Lights are turning on. Like a fairy tale come true. Ganon. Sitting by the fire we made. You're the answers when I pray. I would find someone and baby, I found you. Siya namili niya na. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. Oh, gusto mo? Oh, yan na. Sa'yo yan. You saved my heart. From being broken apart, you gave your time away. You gave your love away. And I'm thankful every day for the gift. Ayun na. Eh, ito ang kanyang piniling kanta, tapos hindi naman pala niya alam kantayin yung The Gift. Ganda pa naman. Oh, regalo ito sa Catherine fans. Correct. Catherine supporters, di ba? At ito din po, sila po ay mga regalo din sa amin dito sa SNN. Of course, Tito Manny and Tita Norski Garcia sa suporta, pagmamahal at malasakit. Maraming salamat po sa inyo. Boy, si Karagay! Marito Formation Espirito! Tita Julie Paras nating bahal! Jojo and Leslie Grace at Bingula and Mama Noini! Tito Abel and Tita Nini Olanday! Freely and Lara May Abrigo, salamat! Ediletana, huwag kayong ano-ano dyan! Dribble and Mama Lota, of course, maraming salamat! Shoni Sebastian! Daddy Clevisillas and Mama Sel! James Vincent Navarrete and Mama Dang, salamat po sa inyong suporta. Derek Franny Zamora. Nating mahal. John and Ching Bautista Silverio Martir. Tutok na tutok. Correct. Diba? Randy Balaguer, Mark Valencia, and Mama Lydia. Mahigpit na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia, of course. Siyempre, ang may-ari nito, Salvi Aquino. At Tessa. Ayo. Meron siyang iniisip. Buti hindi niya itinuloy. Diba? Ayan. Maraming salamat sa inyo.
Rosalvi Atesa Aquino. Salamat sa pagtanggap niyo sa amin sa inyong tahanan. Thank you. At siyempre, si Gaison Magdadaro. At mula noon hanggang ngayon, of course, ang anak-anakan kong si Bradley Guevara, hindi nawawala. Okay? Si Jojo and Lois Salazar and Mia. Ang anak nila si Mia. Mga pinsan ko na dumalaw sa akin dito. Ay, hello. Jojo and Lois Salazar. Sana lagi nating maulit ang pagre-reunion natin magpipinsan. Mm-hmm. Ang ganda na anak nilang si Mia. Wow. Artistahin. At siyempre, ang mga at siyempre, ang dalawa natin Ninang Tita Florisada at Ninang Letlet Kukabo. Maraming salamat po sa inyo. At ang grampadora at reyna ng Sydney, Australia, Miss Catherine Amos. Tito Jerry and Kenzo Bongbong. And of course, and the most generous at ang ninang of all time, Dunya Lili Chua. Salamat sa ho, Tito Harry and Tita Lili Chua. Maraming salamat. Ay, may babatiin pala ako. Sino? Alam mo naman ito, mga anti-climactic. Okay. Bumatiin ko pala si Jeff Saring ng Happy Birthday. Happy Birthday, Jeff Saring. Thank you. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Tama-tama, sino ba yan? Ay, mamumanos. Okay. Sino magbabato? Yes. Ay, siyempre, alam mo, ang pag-uusapan natin, isa sang male young star. Male young star? Oo, male young, young actor. Young actor ito. Magaling siya umarte. Alam mo, maraming humahanga sa kanya. Bukod sa kagwapuhan niya, talagang mayroon sa tinatagong pagdating sa acting. Talento. Oo, sa talento. Pero itong bandang huli, parang yung mga tao, parang sinasabi nila na ang acting niya parang naging OA na. Oo. Bakit? Ano ba ginagawa niya? Sa kanila, bakit pinagsabihan nila na gano'n? Samantala, ito ang galing-galing naman umacting. Marami nga nagsabi na ito eh, tumitingin pa lang sa'yo, nagsasalita na. Wala pang dialogue yun. Wala pa yung dialogue. Oo. Oo. Kung ipabubulong ko sa kanya, sasabihin lang niya sa akin, Chikadora kayo, alam niyo naman. Ako, fan niya ako. Silent fan niya ako. Ay, isama mo na. Ako rin. Kasi siguro, yung, di ba kasi sa TikTok kasi, isang ganun lang niya, milyonan na. At sinabi mo pa. Gumanon lang siya, milyon na. Ay, milyon na yung kakalabiyo. Iginanon lang niya yung t-shirt niya, milyonan na. Hindi naman po kaartehan yun. Kaartehan ba yun sa palagay mo? Ay, hindi naman kasi iba naman yun sa pelikula, iba sa teleserye, iba naman yun sa TikTok. Kailangan kasi sa TikTok kasi magpa-cute ka doon eh. Okay. Oo, lahat talaga gawin mo pagpa-cute. Hindi ka tulad doon sa pelikula at saka teleserye na talagang seryoso. Pag sinabi sa iyo ng director na ganitong gawin mo, simple talagang pag-iisipan mo yun ang gagawin mo. Gusto mo rin ba siya? Ay, oo naman, noon pa. Lahat tayo, no? Tagahanga niya. Ang galing-galing niya. Sayang. Ang dami-dami niyang eksena ang hindi ko malilimutan. Ay, oo. Di ba? Magaling siya talaga. Pero siguro, papagbigyan na natin yung pagpapakute niya sa TikTok. Lahat naman ng artista nagpapakute. Ay, oo. Tsaka kung ano yung uso, hayaan na natin, makiuso naman tayo. Di ba? Meron siyang girlfriend ngayon. Noon ba sino ang nakarelasyon niya na hanggang ngayon na inuukil-kil sa kanya? Ay, di ba nakaano sila ni ano? Nino? Pinangalanan niya talaga. Pinangalanan niya. Di ba naging sila? Oo, di ba? Oo naman. Ilang taon din yun. Ang tagal din yun. Ano ang si Tito Manny Garcia at ang mga SNNers nag-aabang ng clue sa kanyang pangalan? Ang pangalan niya, di ba? Ano? Saan makikita? Sa banal na kasulatan. Ay, sa libro. Banal na aklat. Banal na aklat. Saan nagsisimula? Letter? Ay, siyempre, doon yung ano muna sa letter J. Ay, magaling na yan, ha? Alam na nila, Aray. So, kung sino ba yung gumaganong-ganong? Lasa ko'y alam na nila, ha? Kung sino itong young actor na ito na pinagbibintangan na OA. Hindi po ka-OA yan yun. Alay, kadali. Oo. Lasa ko'y alam na lahat. Oo nga. Di ba? Lalo na pag ibinigay natin yung apelyedo niya, di lalo na mahulaan na. Minsan lang daw natalo ang Batanggenyo sa singing contest. Kasi? Natalo. Kasi daw doon sa uling linya, ang lahat ng are dahil sa'yo. Ayan, Batanggenyo, magaling na aktor. Sino pa ba? Di ba naman? Ano dapat gawin? Naku, ito na po ang gagawin po ninyo. Mag-like kayo, mag-subscribe. At pakisama na rin po ang aking Rommel Chica Vlogs. Congratulations. Thank you po. Wow. At syempre, direct Beverly Verhel sa iyong malasakit at pag-alala lagi sa amin, kaming tatlo, ang buong produksyon, nagpapasalamat sa iyo. Mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. Direct Bev.
At siyempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At muli kong sasabihin sa inyo na please don't skip at supportahan nyo naman ang amin Showbiz Now na official. Ito yung amin TikTok. Yun. So, ano na? Maraming salamat. Take din po. Maraming salamat, Wendell. Thank you. At syempre po sa inyong lahat, mga kachika nating SNNers, maraming salamat po sa hindi ninyo pagbitiw sa ating programa. At syempre naman, ito po ay inyo at amin. At ito ang Showbiz Now! Na! Magmaling sa ugoy ng dumalian. Ano ba? Natapa lang tayo. Alam mo natin yung pantang yan. Siguro hindi siya sinakay sa duyan. Hindi dumaan sa pagkabata.